Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, na-reassign ang 44 na opisyal at tauhan ng Landra Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dahil sa manay pagkakasangkot ng mga ito sa irregularidad at korupsyon. Sa pamamagitan ng Ghost Database, nakakapag-issue pa rin ng prangkisa sa ilang public utility vehicles sa kabila ng umiiral na moratorium simula noong taong 2003. Si Aileen Milio sa detalye. 44 na ranking personnel ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang inilipat sa pwesto o nireassign dahil sa mga alegasyon ng irregularidad at korupsyon. Mula sa kabuang bilang, 4 sa kanila ay mula sa National Capital Region o NCR. Kabilang na rito si LTFRB NCR Director Rodolfo Haushan, Transportation Development Officer 2 Jean Gunda at Administrative Officer 1 Mary Jane Manahero. Nagbitiw naman sa pwesto si Hearing Officer Attorney Melchor Fronda habang naglabas ng show cause order ang ahensya laban kay Graysel Amasyo. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra, ang nasabing hakbang ay kasunod ng nadiskubre nilang pagkakaroon umano ng ghost database at iba pang anomalya sa loob ng LTFRB NCR. Nagsagawaan niya sila ng inspeksyon sa nasabing tanggapan matapos makatanggap ng isang reklamo at doon nadiskubre ang irregularidad at mga anomalya na nangyayari. Sabi ni Delgra, sa pamamagitan ng Ghost Database, ay nakakapag-issue pa rin ng prangkisa sa ilang public utility vehicles sa kabila ng umiiral na moratorium simula noong taong 2003. Natuklasan din ng ahensya na mayroong mahalagang dokumento ang nakitang nakatago sa pantry sa halip na nasa record section. Posible anya na may kinalaman ng mga nasabing dokumento sa mga maanomalyang transaksyon. Actually, pumutok ito dahil doon sa may nagsumbong na nagbayad siya ng 280,000 na sa isang fixer. Who happens to be an operator also, by the way, ha? Yung si Lilia na yan, I just forgot the family name. Nung na-entrap namin si NBI, and then we went through the records of the LTFRB, may na-discovery pa kami ng mga ibang mga anomalya. Among which, dalawang set of database systems where they were using at NCR. Hindi lamang daw sa NCR nangyayari ang nasabing ghost database, kundi maging sa iba pang regional offices ng LTFRB. Pinag-aaralan na rin ng ahensyang isasampang kaso sa mga tauhan nito na sangkot sa nasabing irregularidad. It will appear na meron. Kasi ang tawag nito? Merong expired, merong revoked, meron ding mga valid. Kaya mahirap linisin with thousands of So compromised talaga yung database ng NCR. If I may say, kasi kailangan naming klaruhin kung which database is tama o hindi. Violation of anti-graft and corrupt practices, including violation of Republic Act 6713 on ethical standards of government officials. Baka pwede pa nga mga estafa and falsification kung meron pa kami makita. That would be... Aminado naman ang LTFRB na mahihirapan sila sa pagsasaayos sa mga maanomalyang dokumento na kanilang natuklasan. Nakatakda rin anilang maglabas ng bagong pulisiya ang ahensya hinggil sa umiiral na moratorium sa mga prangkisa. Pulisiya na towards the lifting of the moratorium, as we have been saying, the timeline for the launch of the lifting of the moratorium hopefully will be by the end or before the end of this year. Samantala, tiniyak naman ang ahensya na hindi sila titigil sa isinasagawang anti-colorum operations. Sa tala ng LTFRB mula nitong Hulyo hanggang Nobyembre, umabot na sa 579 na unit ang kanilang nahuli dahil colorum ang mga ito. Para sa Eagle News, Aileen Milio, I'm 1 with 25.